The way it used to be. The way it used to be. The way it used to be. Mag-workout po kami ni Mami. Guys, ngayon, magpa-Bible study tayo. Mga times na nagagawa ko to, goal ko talaga na mag-Bible study kapag katulog si Austin. I usually do this nung hindi pa ako. Wala pa si Austin, lagi kong ginagawa. Pero ngayon, medyo na-off track ako. Naging devotion ko na talaga siya. Lalo na nung nasave ako ni Jesus. But anyways, gusto ko lang i-ano sa inyo. Meron akong prayer notebook. Ito, ano lang to, simpleng notebook lang. Puno-puno lang siya ng mga prayers ko. Para siya nagiging diary ko. Marami na akong na-go through na mga notebook para sa prayers ko. Then, I have here pens. Dati gumagamit ako ng highlighter. Pero ngayon, medyo hindi na. Dahil sa sobrang busy, hindi ko na napapaganda yung penmanship ko and whatnot. So, I only have here brown and black. This is from Muji. Ayan. Then, ang ginagamit kong Bible, I actually have 3 Bibles, pero yung isa nando doon sa kwarto. Yun, parehas lang naman din ang version nito. So, uunahin ko muna to. This is my first Bible. This is the NIV version. Tapos, ano siya, bold yung print niya. As you can see, sobrang gamit na gamit siya kasi talagang dito ako natuto, kung makikita niyo yan, andiyan dyan lahat. Ginagamit ko naman na nga yung Bible. Ito kasi masyadong bulky and wala siyang pagsusulatan sa gilid, as you can see. So, kailangan ko pa ng separate na notebook for my notes. So, I got this parang journaling, note Bible taking, note Bible, ano siya. So, this is in the version of New King James Version siya. So, ito yung New King James Version. Okay naman siya. Naiintindihan ko naman siya. Ayan. So, sa mark na ako ngayon. Ayan. Maganda kasi meron siyang dito sa gilid. So, usually na pinanunood ko pagka nagba-Bible study ako si Pastor Paul dito sa Calvary Chapel, Ontario. Ayan siya. Lahat. Ililink ko yung kanyang YouTube channel. Section by section, verse by verse. So, ngayon, dahil nasa Mark chapter 8 na ako. Chapter 9 actually. Dati, ginagawa ko yung sarili ko lang na study. Pero dahil nga, medyo natatagalan ako at kailangan kong mag-step up. Pero yun ang maganda talaga na you study the Bible by yourself and let the Holy Spirit speak upon you doon sa verse na yun. I feel like both ways ng pag-i-study na ganun is very beneficial. So, intindihin nyo muna yung verse, tapos i-meditate nyo. Then, kapag hindi kayo naintindihan, you can go in the reference ng sa mga ganitong mga YouTube pastors, ganyan. Malaking tulong yung mga Bible teachers kasi hindi lang basta sila nagpe-preach, kung hindi, sinasabi nila yung mga history, what happened there, and it gives you more broader perspective tungkol sa mga nangyayari noon. So, yun. Thank you.
Miss mo ako, mami. And, you know, this is something that's so often Guys, ito na yung, ito pala yung kinabukasan nung pagba-Bible study ko. Hindi ko na siya natapos kahapon kasi sobrang kulit ni Austin. I finished yung half part ng Mark chapter 9. Kinoconvict ako ni God. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung natutunan ko dito sa Mark chapter 9 verse 14 hanggang 29. So yung kwento nito is yung boy na na-heal ni Jesus, na-possess siya. Then nag-ask yung tatay niya kay Jesus if pagalingin yung anak niya. Ang pinakasinabi ng tatay is, "But if you can do anything, have compassionate on us and help us." Tapos sabi ni Jesus, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Then immediately the father of the child cried out and said with tears, "Lord, I believe. Help my unbelief." Although nag-church na ako before, minsan may doubts din ako sa ano ni Jesus. The more that you know stuff, the more na parang tumatalino. So napansin ko, masyadong tumalino, parang masyadong ako naging prideful, masyadong ganun. So I started questioning myself. I can't grasp the fact that Jesus is God. So medyo nag-i-struggle ako ng konti dun. So, lagi ko nang pinipray kay God na, "Lord, help me with my unbelief." Binibase ko yung katotohanan sa nararamdaman ko, which is not a good thing na binibase nila sa nararamdaman nila yung Bible, sa kung ano yung gusto nilang paniwalaan at saka ayaw nilang paniwalaan. Ang pinagpipray ko all over and over again na hindi ma-overcome ng feelings ko yung katotohanan ng Bible. Yung sinabi dito ni Pastor is yung doubt and unbelief, it is a sin. So, i-treat natin yung doubt natin kay God and unbelief natin kay God as a sin na dapat alisin natin sa sarili natin. We have to repent and we have to choose to believe kahit na ayaw natin, kahit na feeling mo hindi tama, ganun. Feeling mo kasi alam mo yung totoo. Ganun ako eh. So, I choose to believe and I will obey the Lord. Trust in the Lord with all of my heart and lean on not on my understanding. Yun yung pinaka-verse dito na, don't lean on your understanding kasi you cannot understand itong words ni God. You cannot. You can, sabi nga ni Pastor, you can try to wrestle with it, pero at the end, ikaw lang din mapapagod. So, yeah. Second naman na nag-ano sa akin dito is, sabi ni Pastor is yung prayer life natin, hindi nang basta yung, "Oh sige, nag-pray ako, ganyan." Tapos, you just go on with your life. Ang prayer life mo is parang boring, parang burdensome, parang task siyang gagawin. Naalala ko yung may nabasa ako or may napakinggan ako. Imaginin mo na lang na yung asawa mo, hindi mo siya kinakausap or hindi mo siya kinakamusta ever sa everyday life mo. Ano mangyayari sa relationship niyo dalawa? Diba? So, ganun din sa relationship natin kay God. The more that we speak to God, like hindi lang yung basta kung ano lang yung masabi natin, kung ano yung kailangan natin, alam mo yun. Pangit naman, diba, kung lalapit lang tayo kay God kung kailan may kailangan tayo. May mga taong ganun, diba? So, ayaw natin ng mga ganun. Minsan ang kailangan natin is pray with all of our heart and be honest ganun kay God. Tapos ito pa yung nag-ano sa akin, sinabi ni Pastor, minsan kasi daw kapag pumupunta tayo sa church, naging consumer lang tayo, parang nag-shopping lang tayo kung ano yung makukuha natin na para sa atin ganun. Wag daw tayong pumunta sa church just to be a consumer. You have to come there for what you can give. Minsan kasi, minsan, yun, most likely na tinatamad. Yun lang ang reason ko. I don't know what kind of reason should I, Kasi, God gave me everything that I needed . Tapos bigla, I don't wanna attend small groups. I don't wanna attend this and that. I have a lot of excuses, really. Bigyan ako ni God ng strength na huwag tama rin.
I have to keep on working on everything. Hindi niya kami pinabayaan. Hindi niya tayo pinabayaan ever since. Every single day, nandiyan siya. Tapos, tayo, kung kailan convenient ang buhay natin, wala tayong problema, hindi tayo lalapit sa kanya. And, gusto kong alisin yung mentality ko na ganun. Kasi, I wanted to be closer to God. I wanted to feel Him, feel His presence again in my life. Yung closer relationship namin ni God. Medyo mahirap dahil yung flesh, nandito pa tayo sa flesh natin na kasi maraming excuses, maraming ganyan distractions and everything. But in God's strength and power, not just me. Tapos naalala ko noon, pinanood ko yung video ko na naglilinis ganyan. Pag tinatamad ako maglinis, pinanood ko yun para maanuhan ako, ma-motivate ako. Tapos pag tinatamad din ako mag-workout, pinanood ko yung workout videos ko. Ito naman. So kaya ko to binifilm is para tinatamad ako mag-Bible study. Panoorin ko na lang din siya ulit. See? Sabi sa inyo may gising na agad-agad. Lucky lang. Ay, bakit? Bakit? Ay, happy! Hi! So, yun nga, guys. At saka, maganda na rin to na after ng Bible study ko, I have to talk about it. Kasi it gives me time to reflect on what did I learn? How can I apply it in my life? Hindi yung basta lang nagbabasa ako, then forget about it, you know? Ay, happy! See you guys. Say bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye. Say bye-bye. Hi. Ay, happy! Ang sarap naman ang smile na yan, oh. Tingnan nyo naman po. Gising na po. 5 months na po si Ote. 5 months na po. Oh.